Hello, good evening sa lahat ng mga nakaantabay sa ating programa dyan sa Punto por Punto, mapa YouTube man live o Facebook live. Andyan pa rin po tayo at magkakasama po tayo ngayong gabi, December 25. Kaya doctrinal exposition ngayon dahil tanungan portion. From the beginning to the end, tanungan portion. Pero pag kung sakali na andyan na sa Zoom natin si Romel Temrivilla at saka si Brother Jovan Soriano Rufo, putol muna sa tanungan portion dahil may live coverage po tayo uli sa December 25 sa Jerusalem. Kung ito ba talaga ay, kung totoo ba talaga na ito ay makapal ang yelo, gaya ng sinasabi ni Eliseo Soriano, o etchus lang yon. Kaya ito, yan ang ating last year, December 25 pa rin ang gabi. Nag-video call tayo, tatlo sila, si Brother Romel Temrivilla, Brother Jovan at saka si Sister Rona. Tatlo silang nasa Jerusalem, Israel at pinakita nila ang area. Sa December 25, walang makapal na yelo. Hindi gaya ng mga pinagsasabi ni Elisoyo Soriano na merong makapal ang yelo. Pero bago muna tayo patuloy dyan sa bagay na yan, sa ating tanungan portion dahil doctrine lang ngayong gabi, at mag-opening prayer po muna tayo. Okay po? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, no, so bago tayo magpatuloy, greetings po muna tayo para ngayong gabi. Unahin po natin sa greetings ang ating kasamahan from Iloilo, si Brother Romel Palma. Brother Romel Palma, good evening. Brother Romel? Mukhang wala na wala pa sa trono si Brother Romel Palma. So move lang tayo doon sa ating kasamahan naman, si Mr. Washout from Iceland. Brother Christian Ewan Sumalino, good evening, Brother Christian. And the word was made flesh and dwelt among us. Isang mapagpala at maligayang Pasko sa ating lahat. Welcome po sa ating programa ngayon na Doctrinal Exposition. Nawa po'y marami po tayong matutunan sa gabing ito. And Merry Christmas everybody! Bro, Chando. Okay, thank you Brother Christian Yuans Malino. Doon naman tayo sa ating kasamahan naman from Uzami City, Brother Wendell Calibong. Good evening. Brother Wendell? Good evening, Brother Jando, sa lahat nating mga kapatid, katoliko at hindi katoliko, Gloria in Excelsis Deo sa lahat. At magaman, masaya ang pagdiriwang ng Christmas sa Misamis Occidental dahil alas 12 midnight kagabi, malaking baha, daming bahay ang inanod. May mga buhay na nawala, no? Sa iba't ibang bayan ng Misamis Occidental. Grabe, pinaka malaki sa kasaysayan ito na baha. So ipanalangin po natin yung mga bahay na mga kapatid natin na naanod ang kanilang bahay na tangay sa baha, at yung mga kapatid nating namatay dahil sa baha habang magdiriwang sana sa midnight kagabi. Grabe talaga ang baha. So, welcome sa lahat. Okay, thank you, Brother Wendell. Good evening din. Ito tayo sa ating kasama naman from Japan, si Brother Angel Santos. Brother Angel, good evening, Brother Angel. Yes, oh, palang maga, hapon, gabi, no? Sa masulukin ang mundo ng narating ng punto por punto. Merry Christmas po, no? Maligayang Pasko, at sa mga hindi medyo hindi magandang naging ano, katulad ni Sis Hilda, our condolences po, at saka sa mga nabaha ngayon, mga namatayan, our deepest condolences. Pero sabi nga, laging may pag-asa, and
dumating mang pagsubok, kaya nga God gave his only begotten son, no, para sa lahat, para ito po ay na magbibigay ng hope sa atin, hope, no, may lagi may pag-asa kahit anong mangyari. At siyempre i-share lang natin kung ano iano natin, yung alam ko yung mga nagsimba na kanina, pero mas maganda yung pagninilayan talaga natin, no. Napakaganda, ang pinakamaganda, pinakamahalagang sinabi ni Apostol Juan sa pinakauna, sabi rito, Juan chapter 1 verse 1 to 18, sabi dito, sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha lahat ng bagay, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw at ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman magapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. At namanalig sa ilaw na lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siyang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw, ang tumatanglaw sa lahat ng tao, ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. At ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin. Sapagkat siya na bago pa ako'y ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang katuusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ilang po, sana nawagabayin tayo ng banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Okay, thank you, Brother Angel. At doon na tayo sa ating kasamahan from Jerusalem, Israel. Andiyan na po si Brother Jovan Rupo. Brother Jovan, good evening, Brother Jovan. Yes, mapagpalang hapon sa ating lahat at sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Punto Purbunto. Merry Christmas po sa ating lahat. At naway lagi tayong tumutok dito sa programa na Punto por Punto. God bless us all, sa lahat ng mga kasamahan dito sa Zoom na to. God bless us all. Back to you. Okay, Brother Jovan, ngayon po ay December 25. Last year, magita ni Brother Jovan at saka ni Brother Romero Bibio at saka ni Ma'am Rona, nakita natin ang Jerusalem, Israel na walang yelo. Walang yelo. Walang ni isa mang yelo, pero hindi nawawala yung video ng dating daan na lagi napapakita. Nagpapakita daw. Napapakita ng ano, ng makapal na yelo, no? Lagi nilang ipinapakita 'yon sa kanilang mga exposition, sa mga kakilala ko, nagpapakita pa ng mga pictures ng makapal na yelo. Pero ngayon, titingnan natin kung talaga bang meron bang makapal na yelo mapapakita. Kasi ito yung laging ipinapakita ng dating daan na December 25 daw, ganyan daw ang itsura ng Jerusalem. Ano daw kakainin ng mga tupa niyan? Yan, ganyan kuno kakapal ang mga yelo. Yan, oh, yan, pinapita nila. Yan, oh, yan ay galing sa kanilang screenshot ko po yan. Galing sa kanilang Bible exposition na mapapakita lamang ng mga picture. Hindi natin alam kung kailan kinunan, kung kailan kinuha yung picture. Yan pa Enero, Pebrero. Ayan. So, ayan pa.
last year pinuntahan ni Romel Trembrivilla ito mismong ano, ito mismong ano tawag dito? University, Hebrew University of Jerusalem. Double check ko lang ha. Ito ba 'yon? Ayun oh. The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Scopus Campus. Yan. Last year, pinuntahan talaga yan ni Romel Trembrivilla sa December 25. Walang ganyang kakapal na isno. Ngayon, si Brother Jovan. Nasaan ka ngayon, Brother Jovan? Yes, bro, dyan do. Andito ako ngayon sa Haifa, Israel. Ano? So, napakalapit ako sa Sea of Galilee, kung saan ang ating Panginoong Jesus ay pinawag ang First Third Apostles. So dito ngayon ano, umaambon na ngayon ano, bro Jando. At expected talaga na uulan ngayon, pero yung temperatura ay hindi pa talaga abot sa para magyelo dito sa Israel. So nakakapagsuot pa kami ng medyo hoodie lang na manipis na pananamit kasi hindi naman kalamigan ngayon sa Israel pa. So ngayong araw na ito, makikita nyo, medyo umaambon-ambon na. Expected na sana kung nag-zero ang temperatura, isno na talaga ang pumapatak ngayon sa ating kapaligiran. Pero hindi pa naman ganun ka, malamig siya pero hindi siya pwedeng mag-isno ngayon kasi hindi pa nare-reach yung zero na temperatura o negative zero na temperatura. So maayos naman dito sa Israel at sa lahat ng manonood. Merry Christmas and advance Happy New Year. So ito yung dagat. Malapit lang ako sa dagat ngayon, yung matatanong natin yung dagat. Tapos papunta tayo doon, papuntang Sea of Galilee. Bro, andyan ka ngayon. So sa tingin mo ba ang mga tupa sa ganyang sa ganyan na temperature is makakalabas pa ba, bro? O hindi na? Yes, bro. Kung matatandaan natin na bro diyan to ano, nung ako'y last year ata at ay nilibot ko at in-interview din natin yung isang pastol. Natotolerate pala yung lamig o kaya yung isno, kahit yung isno nga bro natotolerate nung wool na ano ng tupa kasi kahit na nag-iisno pala yan, hindi nagpe-penetrate sa skin yung isno nila, kaya kaya nilang mamalagi sa malamig na lugar ang mga tupa. At meron na tayong interview sa pastol yan dati, last year brother yan do. Yes. Sa mga kasama din sa Zoom, mga co-host ng Punto por Punto, baka meron kayong gustong itanong kay Brother Jovan. Bro, may tanong lang ako sa iyo, bro. Gaano kakalayo mismo sa Bethlehem kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesus, bro? So medyo may kalayuan na bro Christian, mga 1.5 hours ako. Depende kung ang tatahakin namin ay yung shortcut ay medyo kayang abutin na mga 1 hour and 20 minutes mula dito sa aking lugar, dito sa Haifa, Israel. Oo, kasi baka sasabihin ng mga kapatid natin sa MCGI na malayo kasi yan si Bro Jovan eh. So, mas mabuti na yung tinanong natin kung gaano kakalayo talaga sa Bethlehem mismo kung saan pinanganak ang ating Panginoon Jesus. Yun lang naman sa akin, Bro Jovan and Bro Jando. Salamat. Oh, salamat, Bro Christian. At saka, Bro, nag-average lang ang temperatura ngayon dun sa Bethlehem. Nasa 7 to 8 degrees, so napakalayo ano, yung na mag-isno talaga, napaka-imposible na mag-isno ngayon. Gaya nga nung pinag-usapan din natin Brother Jando nung nakaraang taon, ang coldest month talaga dito sa Israel ay January at February. Yan ang ine-expect na magkaka-isno dito sa Israel, especially Jerusalem, pero very rare na nangyayari yon. Depende rin, hindi every year na nag-iisno. Okay, dito to pala 'yon. Based dito sa ano, sa finding ko sa Bethlehem temperature, ito ay umaabot sa 13 degrees Celsius. Yes. Yung 13 degrees Celsius, bro, nakakaano ba 'yan? Nakaka-snow ba 'yan? Negative, bro, negative. At kaya pa nating magsuot ng hindi makapal na kasuotan gaya ko ngayon, no? Manipis lang ito na hoodie. Malamig siya pero hindi pa yung talagang malamig na hindi gaya ng buwan ng January at February na talagang kailangan mo na magsuot talaga ng windbreaker kung tawagin, alam ni bro John Rian kasi nasa Korea siya, napakalamig. Pag nag-isto na yon, kailangan mo na ng windbreaker talaga. Hindi mo na kayang, gaya ko, nasa Merpeset ako kung tawagin, nasa Azotea ako,
hindi ko na kayang mag-stay dito siguro ng 10 minutes pagka ganun na yung temperature, especially the month of January, February. Hindi ko na kayang mag-stay dito sa labas ng matagal. Yes, Bro Janzo and Bro Juban, mapapatunayan ko yan kasi yung labas natin dito ngayon is kung nakikita po natin, sobrang kapal po ng snow. So, masasabi talaga natin na yung papatak talaga yung snow pag nag-negative na. Kasi kagaya nga dito sa Iceland, ang temperatura ngayon natin dito is nasa negative 11. So, kaya nga po na sobrang kapal. Actually, kagabi pa ito nag-snow eh. Tapos hanggang nag-umaga, so ganito siya kakapal. So, mapapatunayan po natin na yung snow talaga papatak ng bababa sa negative 0. So, yun po na mapapatunayan po talaga natin na yung temperatura is yung sinasabi nga ni Bro Chando kanina na nasa 13 pa. Naku, mainit pa yan kung anuhin natin. Sobrang init pa talaga yan. So, yun lang po. Maraming salamat, Bro Chando. Oh. Yes, Bad Wendell. Reaction ni Bro Juman tungkol sa trivia ni Kuya Kim. Parinig muna natin ha, na taglamig talaga ang December 25. Ito po kanyang pahayag. Ang tanong, December 25, Yesu Cristo. Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasa ng mga hayop at mainit-init ng panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Kung taon naman ang pagkakas... reaction mo dyan dahil taglamig umano sa Bethlehem sa December 25. Yes, Bro Wendell, ano, nakakalungkot lang at tayo naman ang nakakaalam at nakakaranas at lagi nating nilalakbay itong mga area na to. Totoo nga ang taglamig ngayon dito sa Israel. Kung ikukumpira ko yung temperatura nga ngayon, eh, parang siguro naile-level ko lang sa ating mahal na syudad ng Baguio. So kaya pa natin magsuot ng hoodie na maninipis at hindi pa natin kailangan magsuot ng mga windbreaker. Kung saan yung mga jacket na to ay ginagamit para maprotektahan na ating mga sarili during winter time at sa mga lugar na nag-iisno na. So, totoo, Bro Wendell, na malamig na ngayon dito sa Israel, pero kaya pa naman natin mag-stay dito sa labas. Hindi yes. Pa siya masyado. Oh, so, naile-level lang pala ni Brother Juban sa Baguio? Yes, parang Baguio lang. Itong month ng December, Bro Jando, parang nasa Baguio lang ako eh. Kaya ko pang mag-stay. Naka ilang minuto na ako nag-stay dito. Kaya ko pang mag-stay dito sa labas. Pero pagkatak ng January at February, medyo kailangan naka-bonnet na tayo. Naka-windbreaker na ang gamit natin. Hindi na natin kaya mag-stay dito sa labas. Lalo-lalo na ngayon, ano? Umaambon, madilim ang kalangitan. Kung nag-negative zero ang temperatura na dito at ganito na umaambon, alam nila Bro Yon Rian, Bro Christian, isno na ang papatak, hindi ambon. Yan lang, Bro Jando. Yung mga bro, ganito na, yung mga ano bro, mga ganito na itsura na ano bro, na yellow bro, yan yung pagkita ng daan, dating daan bro. Anong buwan nagkakaganyan yung Jerusalem? Anong buwan? Oh, tanda ko 'yan. Oh, tanda ko 'yan, Bro Jando. Middle of January, February na 'yan, Bro. Tandaan natin, Bro Jando, ah, kahit na ang pinakamalamig na month ay January, February, very rare pa rin na nag-i-snow sa Israel, sa Jerusalem. Nag-isa lang yung yearly talaga na walang paltos na mag-yellow. Nag-iisa lang yung Mount Hermon kung tatawagin nila. Yearly talagang nag-i-snow 'yon. Pero ang Jerusalem pwede ring hindi mag-snow ngayong taon na to. Ganon ang ano bro, Jando. Gaano kalapit ang Mount Hermon sa Nativity Church, bro? Kasi ang Mount Hermon kasi ngayon is negative 1 na ang Mount Hermon. So, yan negative 1. Yes. Sigurado na mag-snow dito doon. Yes. So, sigurado may snow na yun. Nag-negative 1 na. Month of December, bro, Jando, sa lahat ng mga tagapakinig doon sa area na to, dito sa north part, border ng Lebanon to. So, border Lebanon at Israel. So, talagang nag-i-snow yan kahit sa buwan ng December. So, to Jerusalem naman, south part, malayo. Ang dulo to dulo, kumbaga, bro, dyan to, medyo malayo, may kalayuan. So, dulo to dulo, ang distansya ng Mount Hermon sa Nativity Church kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, bro. South part ng Jerusalem, papuntang Bethlehem.
ito naman Mount Hermon na papuntang north part, border ng Israel at saka Lebanon. Dito naman sa Jerusalem, papuntang Egypt, border ng Egypt-Israel, way to Egypt yung papuntang Elat, mga ganun bro. So south part bro. Yun, so mali pala yung pinapakalat nilang video ni Kuya Kim. Ay nako, sino ba gusto ko tanong kay Brother Jovan? Bro, oy, tanong ko lang kay and the comment lang muna kasi ang nakakalungkot, saan galing ang information ng dating dalat ni Kuya Kim? Nakakalungkot, si Kuya Kim kasi dati siya, dating Katoliko yan eh. Ngayon, naalala ko yung sa vlog niya, si Kuya Kim, na lumipat na sa GMA, no? Ngayon, hindi ko alam na nagtuturo na siya ng mga ganun. Dati, nung nasa ABS-CBN pa yan, si Kuya Kim eh, dahil Katoliko, pinag-aaralan niya talaga yung ano ng Katoliko. Ngayon, anti-Catholic na yung mga turo niya pala. Nakakagulat lang, no? So ang ibig sabihin pala, bro, yung mga information niya, mali-mali lahat yon at paninira lang. Tama ba? Yes, bro. Naniniwala ako pagdating sa religion na talaga, gagawin na lahat ang kanilang ano, para mahikaya talaga yung mga weak Catholic na mga kapatid natin. Guided dito sa Israel, bro. Minsan, meron din tayong nakakausap na mga taga-ibayong pananampalataya gaya na yung mga kapatid natin sa MCGI mismo at pumupunta rin din sila sa mga area na to na mga holiest place natin at sila mismo sa kanilang mga sarili ay napapatunayan talaga nila na talagang walang isno at yung pride na lang nila ang umiral, hindi talaga yun nila inaamin kung ano yung narinig ng kanilang, sa kanilang pinuno talaga, yun pa rin ang sinusunod nila. So marami na tayong na-encounter doon, bro. Bali, nawawala yung pagkamatalino pala ni Kuya Kim. Kung gano'n. Yes, bro. Di ba, matalino siya po. At ano yung motto niya, no? Ligtas ang may alam o kung ano man, may alam. At ngayon, ano nangyayari doon? Kasi kontra, napaka ano ng mga tao sa kanya ngayon napunta sa GMA, kontra ng kontra sa Catholic teachings at nakakalungkot, inano pa naman siya na matalino. Alam ko na kung sino kasi nag-udyok sa ano, yung ko na sabihin ko sino na ma-born again. So, na nagkasakit yan eh, tapos may nagkausap siya. Taga-ABS-CBN yung ano, taga-ABS-CBN din yung nakapag-ano sa kanya daw na yun, yung personal savior daw, yun daw sinabi sa kanya na nagkasakit siya. Nalipat siya agad doon, but nakakalungkot. Anyway, ang question ko bro, in Israel, para lahat sa lahat ng mga hindi Katoliko, no, pagpapatunay, ha, mga hindi Katoliko, makinig po kayo. Lahat ng mga church diyan, tama ba? Lahat po ng mga church diyan sa Nativity at sa iba't ibang mga special ano ng yung mismong mababasa sa Biblia, yung sa Old to New Testament, lalo na yung Nativity Church na tinatawag at may mga church pa diyan na mga very ano yung mga history niya. Lahat po ba yan? Totoo ba Catholic Church ang mga nandiyan mismo? Roman Catholic Church? Yes, yes bro. Ang mga nakatayo dito ay mga Catholic Church talaga. Ito nga nakakalungkot minsan, ano, yung mga pumupunta dito bilang tourist, ay iniiwasan nila yung mga church. Kumbaga, nilalayuan nila yung mga church pero dinadalaw naman nila yung mga holy places natin. Parang natakot na takot silang makita si Kristo na nakapako sa krus sa ating mga sa harapan ng ating mga simbahan. Actually, nung nakasakay ako ng tren, mayroon akong mga tourist dito na mga born again na nakasakayan ko. At ako yung umpisahan ng pangaralan at tayo naman ay laging handa na nagtatanong sa kanila. Hindi naman tayo nakipagtulig sa kanila. Kundi hinit ko lang yung mga maling pamamaraan nila at maling pangangaral nila sa ating mga kapatid na Katoliko. At ang dami dito na nag-dumadalaw. So, bro, pumunta ka ng the Transfiguration of Jesus Christ in Mount Tabor, Katoliko. Lahat ng mga puntahan mo dito na inaano natin na simbahan, yung mga ano ng ating Panginoong Jesus Kristo na nabubuhay dito, puro Roman Catholic po na simbahan ang nakatayo sa mga holy places na ating dinadalaw. Wala nang iba po. Ang mga, kung makikita nyo, yung isang bahay dito, yung isang building dito, bro, meron din church ng mga iglesia ni Kristo pero kwarto-kwarto lang, bro. Parang apartment lang ng mga caregiver dito nila ay naano yung mga simbahan nila. Walang simbahan dito. Na iba nakatayo kundi ang nag-iisang simbahan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, ang simbahang Katoliko. Back to you, bro. Maraming salamat po. No, ayan, nagpapatunay, mga kapatid, no, mag-isip-isip na po tayo. Ang binabasa niyong Biblia, lahat po ng mga places dyan,
kung saan na pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, at saka lahat-lahat po, pati transfiguration, lahat po dyan daw nakatayo ay mga Catholic Church. So mag-isip-isip na po kayo ha. So maraming salamat bro, at back to you bro Jando. Okay bro, nasaan ka ngayon, ang exact location mo bro? Saan sa Jerusalem ka ngayon bro? Bro, bro Jando, subukan kong makapasok ulit. Ayusin ko lang yung gamit ko, bro. Balik ako dyan, bro. Okay, thank you, Brother Jovan. God bless at Merry Christmas at sa lahat ng tagapakinig. Si Kim matalino, pero pagdating sa reliyon, gagawin ang lahat para baliktarin ang katotohanan. God bless us all. Okay, thank you, Brother Jovan. Napakalaking tulong ni Brother Jovan sa ating pagtatuklas. Last year, ganun din ang ginawa ni Brother Jovan. Naglalakad siya doon sa ano, doon sa area kung saan yung pastulan. Doon siya sa pastulan, no? Pinakita niya ganito ang itsura ng pastulan tuwing December 25, pinakita niya yung sahig, yung daan, sahig. Yung daan, umuulan-ulan pa nga nung panahon na yun kasi medyo maambo noon. Pero walang makapal na isno. Si Romel Tembrivilla, ganun din, naglalakad-lakad, wala pa ring isno. Tapos based sa kasinabi ni Brother Jovan, merong namang mga dating daan na mapasyal doon, aware na aware sila na kasinungalingan na yung sinasabi ni Soriano na merong makapal ang snow sa December 25 doon sa Jerusalem. Kasinungalingan, alam nila yon, pero hindi sila umiimik. Hinahayaan nila ang kapwa nila Pilipino na pinagluloko ni Eli Soriano upang ipaniwala na hindi pwede December 25 kasi makapal ang isno. Hindi pwede nandoon sa labas yung mga tupa para kumain sa mga damo kasi ang nasa labas makakapal ang yelo. At ipinapakita nga ni Soriano yung itsura ng kotse, ayan o. Oh, yung kotse na kung ganyan ang itsura sa labas tuwing December 25 sa Jerusalem, ano ba ang kakainin ng mga tupa? Pero based sa experience ni Brother Jovan at Romel Tembrivilla, na more than 17 years sa Bethlehem at Jerusalem, never pa nila na-encounter ang ganyang isno tuwing December 25. At kung sa pagitan ng January at February, based naman sa kanyang sinabi, sa pagitan ng January at February na kahit na yung klima, pero hindi naman ganyan kakapal. Rare lang daw, rare. No? So tingnan natin yung mga wala pang nag-raise hand dito para matanong. Hintayin natin makapasok si Romel Tembrivilla, dahil si Romel Tembrivilla ay based sa kanyang chat sa akin na mga 9 PM pa daw siya papasok, dahil sabi ni Romel Tembrivilla ay meron ano yung ano niya, teka double check ko lang ha yung kanyang message. Yun. Ang sabi niya dito is, papasok ako 9 PM dahil may misa pa kami sa Basilica ng St. Catherine besides Nativity Church. So si Brad Romel Tembrivilla ngayon ay nasa malapit sa Nativity Church. Itong Nativity Church, ito yung exact location kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. So titingnan naman natin ngayon kung makapal ang snow doon. Rajendo? Yes, Brother Rendell, go ahead. Yung naunang pahayag ni Kuya Kim na taglamig, mga 11 taon na yon. Pero sa kanyang vlog, may correction na siya. Ang Christmas ay kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Pakinggan muna natin. Sa vlog ko ngayon, dahil Pasko, all my subscribers, Merry Merry Christmas and a Happy New Year. And thank you very much for following and subscribing to Kuya Kim Atienza Vlog. The essence of Christmas is Jesus Christ. This is His birthday. And let me read a verse in the Bible. This is Isaiah. Matapos yung mga 11 taon na sinabi niyang taglamig at di lang yan taglamig, and December 25 ay kapanganakan ni Mitras Pagano na Diyos-Diyosan. Ngayon, sinabi niya na December 25, ang essence ay birthday ng ating Panginoon Jesucristo. Yun po, Brother Jando. Yun. So, yan ha. Kaya, wala pa naman si Brother Romel Tembrivilla sa ano natin, sa atin sa
sa Zoom at wala rin naka-raise hand, basa muna ako dito sa mga comment section natin. At unahin ko dito yung ano, yung sinasabi dito ni Dodong Barba. Pakiramay sa mga nabaha. We pray for the recovery. Yan. And then dito naman tayo ngayon sa isa pa na nag-comment dito, si Tessie Pedro Cadano Soriano, the second si Kuya Kim. Boo! O yun, sabi niya. Pasensya ka na, Kuya Kim, kung nadadamay ka ngayon dahil nag-post ka dati sa iyong ano na imposible December 25 pinanganak ka Panginoong Jesucristo. Talaga maliwala, sinabi mo talaga yun eh. Kaya ngayon, at yung video mo na yun, ginagamit ng mga sulpot para ipantira sa Katoliko dahil Kuya Kim na mismo ang nagsasalita. Pero ngayon, last year, ginawa natin ito, December 25, no? Kaya, kinonta ko talaga si Brother Giovanna at saka si Brother Romel Tenbrevilla para muling mag-cover up sa actual na itsura ng Jerusalem ngayon. At si Brother Romel Tenbrevilla ay nasa malapit na malapit ang kanyang location sa Nativity Church. Kasi sabi ko sa kanya kasi na mas maganda mapunta niyo yung Nativity Church kasi doon ipinanganak, doon ang exact location ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po ninyo ha, ang Nativity Church ay hindi pag-aari ng MCGI, ng Iglesia ni Cristo, at kung sino nagsasabi na sila rin tunay na iglesia, hindi yun kailanman naging kanila ang Nativity Church. Ay sa simbahang Katoliko. Kaya kung meron man talagang tunay na iglesia rito, talagang nakakonek, hindi yung angkin-angkin lang, nakakonek sa Panginoong Jesucristo at saka sa mga apostoles, yun ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Sabi naman ito ni Geoff Boyet, siya lang ang nagsasabi matalino siya. Puro ayon sa mga eksperto, kaya kopya lang ang talino niya. Yung kayong sinasabi naman niya eksperto, yun naman eh based dun sa kanya pinakita na unang video na si ano daw, ano yun, si yung source tayo sa pinakita niya, ano? Duda ko sa galing yun sa mga ano eh, sa mga is either INC galing siguro yon o sa yung kasi kadalas ako narinig sa Antamang Daan. Ewan ko kung baka sa INC ba galing yun, hindi pa tayo sigurado. Pero based sa kanyang pinakita, yun ay isang malaking kasinungalingan dahil aware na aware yung mga pastor, mga ministro na nasa Jerusalem ngayon, December 25, ay walang makapal na isno. At dahil mayroon na po nag-raise hand si Benedicto Imuan, bigay ko na sa kanya pagkakataon para sa kanyang katanungan. Brother Benedicto, good evening. Please unmute. Hello? Yes, go ahead, bro. Good evening and Merry Christmas sa lahat. Bro Wendell, no, meron na ako kasing pakinggan na talk ni Father Tapiador, who is also an expert in Judaism religion at the same time Jewish culture, no, kasi nagalang nga siya sa Jerusalem. Based kasi sa Christmas is ano to, no, ang basis talaga daw talagang simbahan is based sa counting na kung saan sinabi ni Angel Gabriel na blessed are you among women and blessed is the fruit of them. Yan doon yung first day daw eh. Yan yung first day. Scientific evidence na talagang papasok po siya sa 9 months. Brother Wendell, sa iyong tanong, Brother Wendell. Okay, maraming salamat kapatid sa napakagandang tanong kung ano po ba ang batayan ng simbahan. Una, sa mga nagsasabi na ang December 25 ay hindi actual na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, may deklarasyon po ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Batay sa aklat na tinatawag na Merits Students Encyclopedia, page 477, 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. No, nasa kasaysayan yan. No? Ngayon, ano po ba ang batayan na yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay December 25 dahil daming mga fake news na lumitaw
na ito umano ay kapanganakan, pagdiwang ng tinatawag na Sol Invictus. Pero huli na yung Sol Invictus dahil nauna nating binasa yung mga sulat nila ni Theophilus, nila ni Hippolytus, na ang mga Kristiyano noon ay nagdiwang na ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero, tanong, ano po ba ang batayan ng simbahan? Of course, batay sa talaan mismo sa Biblia at yung kalendaryo na Jewish calendar at Julian calendar. Dahil may biblical basis tayo kung bakit yun idiniklarar ng Papa Julius I na December 25, the birthday of our Lord Jesus Christ. Ano po ba yung batayan natin? Hindi yung sa mga pagano, December 25, Sol Invictus, dahil huli na sila. Kung tandaan natin, simulan natin ang kwento dan sa Lucas kung saan si Anghel Gabriel ay nagpakita ni Zacarias habang siya ang huli na magsusunog ng insinso sa templo. Nasa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 5 hanggang 20, makita natin yan. At alam natin na ang konteksto sa pagsusunog ng insinso ay isinagawa yan sa loob ng tinatawag na Holy of Holies, yung kabanal-banalan na lugar sa templo ng mga Hudyo. At ayon sa Bible, isang bisis lang sa isang taon, pwedeng magsunog ang sino man sa Holy of Holies. At ito'y gaganapin ayon sa Leviticus Kapitulo 16, Versikulo 33-34 sa tinatawag na Day of Atonement, yung araw ng pagtitika. Yun ay sa Jewish calendar, mangyari yan sa tinatawag na Tishrei Jis. At sa September, this is, kung tingnan natin ang Leviticus Kapitulo 16, Versikulo 29, tinutukoy diyan ang ikasampung araw sa buwan ng Tishrei. Yung buwan ng Tishrei, yun po ang ikapitong buwan ng kalendaryo ng mga Hudyo. Now, kung batayan natin ang kasaysayan pangyayari batay sa Biblia, tandaan natin sa si King Herod, si King Herod ay may utos na papatayin ang mga bata. Pero balik natin muna kay Zacarias na pinakitaan ng anghel. Iyan ay naganap, mga kapatid. Umabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 26. At batay sa kasaysayan, naganap yan sa napakatugmang pitsa, Tishrei Jis, taong 300 at taong 3756 Anno Domini. So, kung tingnan natin ang ating Panginoong Jesus, no? Balikan natin si Haring Herodes, siya ay naghahari sa Hudya noong isinilang ang ating Panginoong Jesus sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 5. May mga kaganapan na nangyari. Yung pagpatay ni Herodes sa lahat ng mga sanggol sa Bethlehem at karating lugar na mabasa natin sa Mateo Kapitulo 2, Versikulo 16. Iyan din ang mga pagpatay sa mga bata layunin upang mapatay ang batang Hesus, sa Mateo Kapitulo 2, Versikulo 1 hanggang 3. So, matapos ipinapatay ang bata, namuhay pa si Herodes ng ilang taon bilang hari bago siya namatay. Makita natin yan sa Mateo Kapitulo 2, Versikulo 14 hanggang 15, kung saan yung banal na pamilya ay tumigil sila, nakatira sila sa Ehipto. So, ang ito pang kaganapan, yung pagpatay, pagkamatay ni Herodes ayon sa kasaysayan ay nangyari noong 1 BC. So, ngayon, kung 1 BC namatay si Herodes at namuhay pa siya ilang taon matapos
ipapatay ang mga bata sa Bethlehem, ilalabas na naganap ang pagpatay bandang 3 BC. At dahil mga 2 taong gulang na ang bata na ipinapatay ni Herodes, lalabas na may 2 taong gulang na ang batang Hesus noong 3 BC. Ibig sabihin, isinilang siya noong 5 BC. So, kung 5 BC isinilang ang ating Panginoong Hesus, ay 6 BC ang petsa noong nagsabi, noong nagsilbi si Zacarias sa templo, kung saan nagpakita sa kaniya si Gabriel, si Angel Gabriel sa loob ng templo. At iyan ay naganap sa Tisre 10 taong 3756 at sa Holian Kalendar, September 22, 6 BC yan. Ngayon, paano natin matukoy ang December 25? Sabi sa Biblia, matapos nagsilbi si Zacarias sa templo, ay umuwi siya saka nagdalang tao si Elizabeth. Sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, sabi diyan na ika-anim na buwan pagkatapos na nagbuntis si Elizabeth, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan na Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang birheng babae na ikakasal sa lalaking ang pangalan ay Jose, na ang pangalan ng babaeng birhen ay si Maria. So, ngayon, ang pahayag na magiging pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo, tinatawag yan ng Simbahang Katoliko na Annunciation. Diba? Yung pagpahayag ng pagiging pagsilang ni Jesus, yung anak ng Diyos na nagkatawang tao, Lucas Kapitulo 1, versikulo 31-35. Dahil September 25, 6 BC, ipinaglihi si John the Baptist, bibilangin natin ang 6 na buwan hanggang sa pagpakita ng anghel na si Gabriel sa Birheng Maria ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26. Ang petsa ay tatatak sa March 25, 5 BC, ang unang araw ng pagbuntis ng Mahal na Birheng Maria. So mula sa March 25, bibilang tayo ng 9 na buwan ang panahon na ang pagbuntis ng isang babae ay nakatakdang ipinanganak ang kanyang dinadalang tao. Para matukoy natin ang 9 na buwan o walang iba, yon ay December 25, 5 BC. So batay sa ulat ni San Lucas at sa ebidensya na tinatawag na Jewish calendar, Holian calendar, at ang ating Gregorian calendar, yan, makita natin na December 25, ipinanganak ang ating Panginoon Jesucristo. Yan po. Thank you po, Brother Windio, sa deep yet clear explanation. No? My second question is, there are some separated Britain na kung saan they celebrate Christmas. But in reality, they have no deep background in terms of the birth of Jesus Christ. They just celebrated it because it's Christmas. Ito ba ano rin, inadapt lang din natin sa teaching ng Catholic o ano ba talaga? Yes, kapatid. Dahil kung tandaan natin, kahit nga yung mga anti-Christmas na nagsasabing ang Christmas ay galing sa mga pagano, hango sa mga pagano, pero ang tanong, kung yung mga pagano unang nagdirewang, halimbawa, yung kalendaryo mismo ang tinatawag na Holian Calendar, sa mga pagano yan. Holian Calendar, yung pangalan ng buwan, yung pangalan ng araw, sa mga pagano yan. Pagdating ni Pope Gregory XIII, ang Holian Calendar ay nagiging ecclesiastical calendar, Gregorian calendar. Ang malaking tanong, kung ayaw nilang susunod sa authority ng simbahan, bakit kinopya nila ang Gregorian calendar na tinatawag na ecclesiastical calendar ngayon? Yan po, kapatid. Okay, thank you po, Brother Winder Samat. Thank you po so much. You are welcome. Okay, thank you sa kay Brother Benedicto Imuan. Move naman ako sa isa pa magtatanong naman, itong si Seeking Knowledge. Seeking Knowledge, good evening. Shalom, Rojando. Good evening. Ay, si ano to? Romet Imbrivilla? Yes.
Ayun, si Rometen Bibilian na naman. Okay, go ahead bro. Pakita ka bro. Oh, pasensya na po. Ah, makita ako dyan? Yes, makita ka bro. Ayan. Magandang gabi mga kapuntos. Dito sa Bethlehem ngayon, tayo ay ang oras alas 3 ng hapon. Ano po? So Merry Christmas po sa lahat. Walang snow. Back to you, yung Orlando. Nasaan ka ngayon, bro? Nasaan ka ngayon? Dito ako sa plaza ng Bethlehem. Yan ang sa likod ko yung ano nila, yung malaking ano giant Christmas tree. Giant Christmas tree ba? Ayan yan. Yun, giant Christmas tree. So merong yung ano bro, yung malapit ka ba sa Nativity Church? Mula sa kinaroroonan ko, bro Jando, mga 100 meters po. Wala tayong signal doon. Pumasok tayo kanina pero walang signal. Pasensya na po. Pumasok kanina sa Nativity Church pero walang signal. Pero patingin ng ano, wala talagang isno. Wala talagang isno. Ito yun. No? Ito yung municipality nila, no? Ayan, no? Sa taas. Bethlehem Municipality. Ayun. Actual talaga, Bethlehem. Oh, mga co-host, baka may gusto kayong itanong kay Brother Romel Tembrevilla. Kung, bro, kung 100 meters lang yun, hindi ba makikita dyan, Nativity Church? Pag gumalaw ako papunta dyan sa, ano, sa malaking, ano, malaking Christmas tree, mawawala ako, bro, Angel. Mawala ako. Bali from there, yung kinatatayuan nyo po, wala, hindi pwede makita dyan? Hindi po. Malayo. 100 meters, malayo. Kasi sa loob ng simbahan natin. Ito yung sa plaza ng, ano, ng Bethlehem. Oh, nawawala na po yung ano nyo. Nawala na si bro. Mawawala siya. Mawawala ako pag gumalaw ako. Huwag ka na lang gumalaw. Ano talaga, may na yung signal natin. So, hindi ako magtatagal, bro. Diyan doon. Bus namin. 300 meters mula rito. Ang military mo. Yan lang po. Ito, no? Sa Bethlehem ay walang snow. December 25 po. Magtuyo, bro. Diyan doon. Okay, thank you Brother Romel Tembrevilla dahil kamaiwan ka sa ano niyo sa sakyan. Ayun. Yun, baka maano si Brother Romel sa sasakyan nila, maiwan siya. Okay, so yun si Romel Tembrevilla nasa sentro mismo ng Bethlehem kung saan 100 meters from sa area kung saan ipinanganak, exact location kung saan ipinanganak at Panginoong Hesus Kristo. Walang makapal na snow. Uulitin ko na naman ulit yung sinabi ko last year. Mga ang dating daan members, nasaan na kayo? Pasok kayo sa Zoom, makipagsubukan kayo at tindigan nyo yung kasinungalingan ni Eliseo Soriano na makapal ang snow sa Jerusalem December 25. No? Yan, so kitang-kita natin dito na sana ano pa eh ay kaso lang uli na tayo nung ating nakita yung ano kasi si Soriano natin namatay February 2021 na pumano si Soriano February 21 yata yon so pero nung tayo ay nag-cover nung December 25 last year wala akong narinig na comment galing kay Eliseo Soriano mismo na kinukontra niya yung ating live coverage sa Jerusalem noong December 25. Ayun, naglalakad si Brother Romel Tembrevilla ngayon sa area ng Bethlehem at based sa ating nakikita gaya ng ipinakita ngayon ni Jovan Rufo Soriano doon sa area niya, ganyan din, malamig lang pero walang snow. Mga dating daan members, mga MCGI na nagmamagaling, binabalandra ang kasinungalingan ni Soriano makapal daw ang isno. Asa nang makapal ngayon? O kayo na bahala kung nasaan ang makapal ngayon.
Okay, so move naman tayo. Balik natin si Seeking Knowledge. Seeking Knowledge, good evening. Hello bro, good evening. Yes, good evening bro. Go ahead. Ano ko kayo bro, Wendell? Yung anxiety ko ba ay, ano yan? Demonic yan? Ano yan? Anxiety. Oh, anxiety. Okay, but Wendell, go ahead. Kung tingnan natin ang extraordinary demonic attack, meron yung iba't ibang level ng extraordinary. From oppression, meron tinatawag na obsession. At sa obsession, nandiyan ang isa sa mga symptoms, ang anxiety. Nasa obsession yan. Okay bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Okay, thank you. So, may nagtatanong dito sa comment section, totoo ba daw na ang edad ng ating Panginoong Jesucristo ngayon ay 2023? Yes. Yes, 2023. Kung ano, dahil nung siya'y pinanganak, nasa mga 4 BC yun, before Christ. Nung siya'y pinanganak, hindi na pwede maging BC pa rin kasi nandiyan na yung Christ mismo. Pag edad niya ng 1, doon nagsimula ang 1 AD. Kaya nung 30 anyos siya, 30 AD yun, nung siya ay nagsabi kay Simon Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. 30 AD yun. Ngayon, 3 years siyang nag-ministry. 3 years. So namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa taong 33 at ang kanyang edad ay 33. Walang tututo na ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa edad na 33. At yung kanyang pagkamatay ay nasa 33 AD. 50 days after sa kanyang resurrection, yun ang Pentecost, no? 50 days. Doon na ang birthday of the church. Yeah, 33 AD ang Iglesia Katolika. May taalala ko dati yung debate ni ano ni Ramel Parba at saka ni Brother Wendell sa Tagbilaran, tinanong ni Ramel Parba si Brother Wendell, ano ba talaga totoo? 30, 33. Ano ba talaga? 30, 33. Pareho lang yun. 30, nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. 33, nang ibinuhos ang Holy Spirit doon sa Pentecost, which is considered the birthday of the church. Kaya ang ating iglesia Katolika, na ito'y pinanganak, 30 to 33. 30 nang sabihin niyang I will build my church, I will, future, at 33, noong ito'y naganap ng noong day of Pentecost. No? So, kung 33 AD, ngayon ay 2023, si Kristo ay 2023 na ngayon. Okay, move na po tayo ngayon. Yes, Brother Angel? Yan, mga MCGI. No? So, sana mga taga MCGI, no, pagkakataon niyo na ngayon, i-rebat niyo 'yan o sabihin niyo na mali ang Katoliko, ngayon mag-isip-isip na po kayo sa mga pagpapatunay at panindigan niyo 'yung sinasabi po ni Brother Eli ninyo, no, yung mga fanatic kay Brother Eli na lagi niya sinasabi kapag ang nangangaral na nagsalitang mali. Sabi niya, 'di ba? Layasan niyo. So, napakalinaw pong pagkakamali ni Bro Eli yan at sana lahat po ng mga kamag-anak na mga may MCGI o dating daan na kamag-anak, please share this video. Pagpapatunay na isang malaking-malaking paninira at malaking-malaking pagkakamali ng ni Brother Eli Soriano po yung sinasabi niya tungkol sa Pasko ng Katoliko. So, malinaw po ang sabi niya, pag isang mangaral ay nagtuturo ng mali kahit isa lang, layasan niyo. So yan, maliwanag po yan, bro Jando, back to you. Okay, at saka merong ano dito, may nagtanong dito sa atin sa comment section, si Jet, no? Sabi niya, brother, may nagtanong kasi sa akin na ibang sekta na saan ba daw mababasa sa Biblia na si Pedro daw ay Pope. Nasa Biblia yun, hindi mo lang mababasa letra for letra. Gaya nga lang naalala ko dati nung si Dede Soriano, nung kalaban niya yata si James Blanco ba yung kalaban niya? Nung sinabi ni, inahanapan siya ni James Blanco ng katagang sigarilyo, sabi ni Soriano, eh kung mabasa ko. Sabi niya ha? Eh kung mabasa ko. Ano yung challenge? Babasahin sigarilyo.
Eh kung mabasa ko, sabi niya. Eh kung mabasa ko, moderator, tatanggapin ba niyang talo na siya? O yun. Nag-okay moderator. Ngayon moderator, tingnan niyo ito ha. Binasa isa-isa ni Soriano yung Galacia 5:19. Patuloy, sabi niya. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyus-Diyusan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalit-alitan, mga pagkapikampi, mga pagkababahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, yun, lasing, vices, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Yun. Saan humawak si Soriano sa sinabi niya na babasahin niya si Garillo? Sa Katagang at ang mga katulad nito. Kasama na dyan ang marijuana, kasama na dyan yung shabu, kasama na dyan yung mga bisyo na nakakapanin, nakakasira sa katawan ng tao. Saan siya humawak? Sa Katagang katulad nito. At ang mga katulad nito. Pero ang sabi niya sa moderator, babasahin niya. Oh. So, dahil babasahin sa Biblia na bawal sigarilyo, ito ang binasa ni Soriano at ang mga katulad nito. Ayun, dito naman tayo. Saan daw sa Biblia mababasa? The same ang strategy gagamitin ko ha. The same ang ginawa ni Soriano ha. Pag sinabi niyo mali ang gagawin ko, best mali rin ang ginawa ni Soriano. Ito ngayon. Saan ba sa Biblia mababasa na si San Pedro ay papa? Una, bigay tayo ng una. Sabi sa Gawa 20:28 ay obispo ang namamahala sa iglesia. Yan, sabi dito ganito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. So, ang trabaho ng obispo, pakanin ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun ang trabaho ng obispo, pakanin. Ano ang utos niya kay Apostol Pedro sa Juan 21:15-17? Pakanin mo ang aking mga tupa. Yun ang trabaho ng obispo. Tanong, si Pedro na obispo, nakapunta ba sa Roma? Nakapunta. Unang Pedro 5:13, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. So, San Pedro, obispo, nakapunta sa Roma. Ang tanong, ano ang tawag ng obispo sa Roma? Eto, ito yung ginagamit ng ang dating daan sa kanilang pagbabasa. The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. Sila ang nag-edit niyan. Sila yung gumawa ng mga highlights na yan. Sabi dito, the popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter, and visible head of the Catholic Church, is Pope. Ano daw yung Pope? Yun na yung popular title of the Bishop of Rome. Si Apostol Pedro, ebispo, sabi sa Gawa 20:28, trabaho ng ebispo, pakanin ang kanyang mga tupa. Ang turo ni Kristo kay Apostol Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. So yun ang trabaho ng ebispo. Confirm, Apostol Pedro ay ebispo. Nakarating ba sa Roma? Yes, nakarating sa Roma. Doon nga siya pinatay ni Emperador Nero sa Roma eh. Pero ang dating daan, hindi naniniwala dyan. Bakit? Wala sa Biblia. Ganun na sila magsalita. Kung sa tanongin mo saan pinatay ni Emperador Nero si Apostol Pedro, sabi ng dating daan, hindi siya pinatay, siya ay namatay. Ay mali yun. Sabi nga ni Cristo nga eh, matitiis nyo ba ang bautismo na ibabautismo sa akin? Yung bautismo tinutukoy doon, yun ay baptism of blood. Ano yun? Persecution na ibig sabihin nun. Kung si Kristo dumaan sa persecution, ang kanyang mga alaga dadaan sa persecution. At yun ang dinanas ni Apostol Pedro. Mamamatay siya na naka-straight ang kanyang mga kamay dahil siya ay namatay sa crucifixion. Ngayon, siya ay obispo, nakarating sa Roma. Ano daw yung obispo sa Roma? The popular title of the Bishop of Rome is Pope. Yun. So nasa Biblia na si Apostol Pedro ay Santo Papa. Hindi niya sasabihin, hindi niya pwedeng sabihin na wala ka nabasa letra po letra. Bakit? Wala rin naman siya nabasa letra po letra si Garillo, bawal. Wala siya nabasa. Pero, ginamit niya at ang mga katulad nito. Yun, doon siya humawak sa ang mga katulad nito. Hindi siya doon ako hahawak sa obispo sa Roma. Doon ako hahawak. Kaya, maging yung SDA evangelist na si Peter Pendon, hindi nakaiwas, inamin niya, tinatanggap niya na si Apostol Pedro nga ang unang obispo sa Roma.
yan. So, yan ang sagot kung saan ang babasa sa Biblia na San Pedro ay Santo Papa. Okay, move naman tayo sa isang matatanong naman si Brother Rick Aguilar. Brother Rick Aguilar, good evening. Good evening, Merry Christmas po. Unang tanong ko po, December 25 ang Gregorian calendar. Ano katumbas itong exact date sa Jewish calendar? Ano? Okay, bigyan natin kay Brother Angel ang pagsagot. Brother Angel? Alam mo bro, sa ano, may ano yan eh, may tinatawag sila ang mga, may Nisan, may Tisri, no? Mayroon pang ibang mga term yan eh, mga Julian calendar bro. So, ma-search mo yan, yung mga Julian calendar, ano yung papatakin December 25. Patandaan natin, no? Gumawa ang, sabi nga sa Mateo 18:18, anuman, no? Ano ang pahintulot ninyo sa church, no? Yung mga church historians, church fathers, sila po ang nag-research niyan. Eh, siyempre, yung mga kalendaryo, exact date, eh, ang Biblia po, well, hindi naman yan kalendaryo. So, kailangan, tingnan mo yun, mga kalendaryo, yung Julian calendar. At, ngayong panahon na to, before that, bakit naging December 25, gumagamit na rin sila ng calendar converter na tinatawag. Doon mo makikita kung ano, kung saan galing po yung December 25. Doon sa galing sa Julian calendar. You can research po, Julian calendar to Gregorian calendar. Nakalagay dyan, may conversion yan eh. Marami yan, yung Julian calendar nila. Mayan, madali lang po makita yan. Ayan, si Romel, pakidagdag po. Yun. So, yun. Sinagot na ni Brother Romel Timbrevilla. Romel Palma, yung katanungan. Brother Reyes Aguilar, second question. Okay. Sinasabi nila, allegedly, na mula ng Islam ng December 25, pinaras sa Jesus Christ. Saan ba ang preferensya nila? Pati yung mga reference, sinasabi ko, legitimate na reference na December 25 ay mula ng Islam. Kahit minsan lang, mula pa ng Jesus Christ hanggang ngayon, umula talaga ng Islam sa lugar na pinaranas ng Jesus Christ. Anong reference gamit nila? Ano yung tanong mo? Anong referensyang gamit nung? Mga sanang sasabi na umulan ng snow ng December 25 nung pinanak si Jesus. Ano? Ng December 25 na umulan ng snow sa Bethlehem kung saan pinanak si Jesus Christ. Anong referensyang gamit siya? Kasi sabi nila hindi December 25. So sa ating December 25 pinanak si Jesus Christ walang snow. Sinasabi nila may snow December 25. Anong reference nila na legitimate na talaga umulan ng snow kahit minsan sa lugar na pinanak si Jesus Christ? Ng December 25 katumbas ng calendar ng Jews na sinabi ni Brother Romel. Yan no. Wala referensya sila. Referensya? Yung sinabi lang ni Soriano. Ano sabihin? Ano? Personal opinion ng ni Soriano. Yung sinabi ni Soriano tsaka yung mga picture niya makakapal ang yelo, hindi nila dino-double check yun. Basta si Soriano nagsalita, fanatic sila doon. Yan nga, hanapin ko yung sinabi ni Soriano mismo, ha? Saan ba yung sinabi niya yun? Saan po ba na yun ang kahulugan ng main fish 30 and hot juice na araw. Ay, kukwenta tayo na yan ano, pagdi at kanyang pan ko kayo Maria at Jose. Pero mapapansin mo, yung mga hayop wala sa loob. Wala sa loob ng kulungan. At kung merong kumakaing hayop doon, hindi naman ilalagay ni Maria yung si Jesus doon sa kung may kumakaing hayop dahil baka makagat yun yung kakain, di ba? Yeah. Ibig sabihin, wala yung mga hayop doon. Asan yung mga hayop? Nasa labas sa bukid, pinapastol ng mga tupa. At yung mga tupang nagpapastol, ang unang-unang binalitaan ng anghel na ipinanganak na sa bayan ni David, ang Panginoon at tagapagligpa nga sila yung mga orya. Sasabi akong heavenly, kinakagabi yung pe. Kawan, tabas mo ba yung hindi nasawang boss ang isang asesasus niya? Alam mo, nanangagantahan at tumamangalam. Oo, yan puro yung si Kristo. Pagka December. Opo, nandito na po sa aming kapatid na Eli na ayan, puro yelo ito. Yelo so, ayan, puro yelo ito, kapatid na Eli. Nakikita po namin dito sa mga picture dito. So, hindi December pinanganak si Kristo. Kasi nung ipanganak si Kristo, tignan nga natin nung ipanganak si Kristo kung ano ang senaryo sa Bethlehem, Lindar. Alam mo, kapatid, napakalayo, hindi Disyembre. Unang-una, dapat maintindihan pag Disyembre, ano kapatid? Pag Disyembre, sa Bethlehem ng Hudea, may yelo ron. Yun. Yun ang kanilang batayan, brother, kung bakit yung sinasabi na makapal ang yelo doon sa ano, doon sa December 25. Brother Rex?
So personal opinion na pala ni Sariana sinusunod nila. Yes, personal opinion. Tsaka nagpapakita ng mga picture, picture lang naman. O, yung picture, pwede kunin nyo sa February, tapos isend, ipalitaw, December. Hindi nila magigiba yung ating ebidensya. Bakit? Actual tayo nag-video call. Kaya nga, last year, kung nalala nyo, hinamon ko ang mga dating DAN members. Buhay pa si Eli Soriano no, naghamon ako. Maglabas kayo ng video call December 25 live. Manunood kami na doon sa mismong sentro ng Bethlehem, Makapalang Yelo. Walang imik akong narinig mula sa ang dating DAN last year. Lalo na ngayon. Hindi na sila i-imik ngayon. Si Daniel na yung may hawak ng ano. At bawal kay Daniel magkipag-debate yung mga miyembro. Kaya ngayon, talagang lantad ang kasinungalingan ni Soriano na dahil sa atin, hindi naman tayo picture pinapit natin, hindi aktual nandoon sa area mismo. Sabi nga ni Brother Joban, may mga MCGI doon pero hindi nagsasalita. Next. Kung gano'n ang mga naniniwala na mula sa Sino kapag may examination pala, baksak sa exam ang mangyayari sa nila. Kaya nga sa sabi ni Princess Jasmine do kay Aladdin, matagal ko tong binasa sa libro, hindi ko to maunawaan, pero isang gabi mo lang ipinakita sa akin na maunawaan ko na to. So experience is better than idea. Baderes, okay na ba yon? Okay, okay na po. Yun na po ng aking katanong, ilang po katanong ako kasi kawawa naman eh, nagiging mga anak nila maniniwala sa mga maling turo na historically wala talagang isin sa pang-araw na pinasa Jesus Christ. Yun lang po, kawawa naman po yung mga bata nila. Ayun. Thank you, Brother Bro Rex Aguilar. Sabi dito ni Cuniberto Retarino, wala mababasa sa Biblia na makapal ang yelo noong ipinanganak si Jesus. Talagang wala. Oh, sabi ito ni... sabi ito? Yung apalaya daw nasa Biblia, sabi ni Soriano, hindi daw mababasa letra for letra. Pero nasa Biblia daw. O yung ano, yung mga mapapait na gulay. Wala naman sabing apalaya yun. Pero dahil mapait na gulay, tatanong ka agad siya, yung apalaya ba mapait? O, alam mo, gumagawa siya ng ano. O, tsaka kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi niya. Sabi ito sa ikalawang buwan ng ikalabing apat na araw sa paglubog ng araw, kanilang ipinagdiriwang ang kanilang kakanin na may tinapay na walang libadura at mga gulay na mapait. O, natanong niya, gulay ba ang mga palaya? Hindi. So, nasa Biblia ang palaya. Yun, nasabi nila ganun. At saka, meron pa siya yung isa. Yung nakalimutan ko lang kung ano yung isa inaano niya na inaassume pa rin niya na yun, pero hindi po yun. Yun daw ang dugo na ipinagbabawal daw, dinuguan. Dinuguan, hindi pa na-invent yung dinuguan pa lang yun. pinagbabawal na pagkain ng dugo, dinuguan daw yun. Wala pang dinuguan ng panahon yun. Okay, thank you, Brother Rex Aguilar. Move naman ako sa next na tatanong naman, si Apologetics 101. Apologetics 101, good evening. Hello, Apologetics 101? Please unmute. Apologetics 101, click mo yung unmute sa screen, bro. Iyata mo sa mga. Oh, biglang nawala si Apologetics 101. Nag-raise hand siya, pero nung tinawag ko siya, biglang nawala. Oh, sige, hintayin natin makabalik si Apologetics 101. Ate Edna, nag-raise hand ka, Ate Edna? Okay lang ba hindi siya related sa Pasko? Okay lang, Ate Edna, dahil wala akong naka-raise hand. Okay. Nakausap ko na din si Brother Wendell nito. Marami po kasing nag-forward sa akin doon about dun sa may nagsasayawan na pare at saka mga sakristan, kung katoliko daw po yan, sa Cebu. Sa Cebu ang naganap. Oh, sa Danao, ting-ting-tang-ting. So, anong tanong mo dun, te? Yan nga, maraming nagtatanong kung daw ba ay katoliko daw po ba yan o hindi. Kasi, concerned lang sila. Oh, sino yung sasagot dun? Sino tinatanong mo tayo? Si Brother Wendell? Kahit sino po, kung pwedeng sumagot doon. Sige. Brother Wendell? Katoliko yan. Katoliko yan. At nagtanong ako kay Father Fran Villegas sa seminaryo ng Cebu. Kinumpirma niya nasa kanilang archdiocese yan. Pero sabi niya, nag-fundraising umano yan para sa simbahan. At kinuha ng video, pinasa doon sa mga
conservatives, yon ang ginawa na issue na satanic result of Vatican to, no? Pero fruit daw. Nag-fundraising yan pagkatapos ng misa. Yon ang ginawa. Yon kinuhaan ng video at ipinasa doon sa mga conservative umano pero humihiwalay sa simbahan. Kaya ginawan isyo. Mga conservative na naman pala, mga Marites lang pala ng mga traditionalist na nagsabi noon na during mass, hindi pala after mass. Marites na nakita ko naman yan, sinend sa akin ni Pedro Juan, yung INC member na very desperado na maitumba yung Aral Katoliko, hindi naman niya kaya. Okay, Ate Edna, second question na Ate Edna. Brother Christian. Yes, bago tayo magpatuloy, I just want to clarify kasi meron din kasi nagtatanong sa akin na regarding about sa kasi daw yung mga vestments ng mga pare at saka yung mga servers is naka-bless daw yan. Dapat po ba daw talaga na babuyin yung mga vestments ng pare at ng mga sakristan, bro? Wendell? Okay. Yung sabi nila, dapat po bang babuyin? Una, sa kanilang interpretasyon yon. Pero sa nagawa lalo na ang Paris Priest diyan, hindi naman intensyon niya na pati ang sakristan at siya binababoy nila dahil yung ginawa nila ay isang ore ng fundraising para sa kanilang parokya. So fundraising pala yon, yung mga Marites talaga. Naku, kahit paano Marites talaga kayo. Sabi ni Brother Edgar, pag lalaki daw ang tawag daw Parites. Babae, Marites, pag lalaki daw Parites. Pero kahit na ganun paman, wala pa rin makukuhang tama. Oh, matino sa mga Marites na mga, hindi Marites na pangalan Marites, ha, kundi doon sa mga, dati ang tawag lang dati, CCTV. Ayun, Marites na tawag nila ngayon. Okay, Ate Edna, ikatlong tanong, Ate Edna. Naririnig ba yung background ko dito, Brother Jando? Wala, yung isa lang hangin, dumaan. Na yung salita ng nanay ko, naririnig nyo? Wala kami narinig. Ah, okay. May nag-forward din sa Facebook ng Faith and Morals, yung simbahan ng Lindugon, yung si Mala. May tinitindang iba't ibang kulay na kandila. Pinapayagan daw po ba yan ng simbahan? Brother Wendell. Tungkol sa tinitinda dyan sa labas na mga uwil o kandila, wala kong background kung meron bang pahintulot ang simbahan tungkol dyan. Dahil alam naman natin, yung lalo sa mga exorcist, yung tungkol sa mga kulay-kulay na kandila na may kaugnayan sa superstitious beliefs na bawal yan. Pero sa tanong na pinahintulutan, wala akong background kung may pahintulot ba ang kanilang simbahan sa naturang lugar. Okay, so sabi naman dito ni Rocky Road, kahit na nag-fundraising sila, hindi din ako sang-ayon sa ganung tanawin na nagsasayaw na ganyan. Hindi na sa kanya. Hindi sang-ayon. Yung mga komentaryo naman, hati-hati. May iba hindi sumasang-ayon. Yung iba naman, wala problema. Napapag-good vibes lang. Pero nasa inyo na po ang paghahato doon, no? Okay, tingnan naman natin ito sa kabila naman. Ito sa hula-hula si, grabe ni Bro Ross Tisoy, hula-hula si Bro Wendell. May explanation siya tungkol sa Ginoong Maria. Search mo for more details. Ano daw yung hula-hula mo daw doon, Bro Wendell, sa Ginoong Maria? Okay. Okay, maraming salamat, Brajando. Yung nauna nating tinalakay na ang salitang Ginoo ay katulad lang yan sa salitang asawa na lalaki man at babae, yun ay tinutukoy na may kaugnayan, no? At kung sinabi niyang hula-hula lang, di ba niya na research na kahit si Dr. Jose Rizal, yung mga kababaihan noon, tinatawag na maginoo.
Oh, so ibig sabihin, wala silang background sa konteksto sa naturang panahon noon. Yan. At saka kung titingnan naman natin itong ano, itong sinasabi dito sa ano, sa dictionary. Oh, ito. A Tagalog dictionary, a Tagalog English dictionary printed in 1905 by Charles Nigg, page 10. Ano sinasabi dito? Ayun oh, babaeng Ginoo. Oh, ayan oh, babaeng Ginoo. Lady. Liwanag na? Babaeng Ginoo o lady. Ay, hindi nila alam yan. Isa pa, isa pa. Vocabulario de Lengua Tagala, page 125, printed in 1860. Anong sabi dito? Ginoo, principal, senyora. Oh, pwede pala ang Ginoo noong unang panahon sa babae. Pwede pala yung Ginoo. Kaya pala walang alam yung ano yung parang pari-parian na ano na Presbyterian at saka itong si Soriano, bakit daw Ginoo ay lalaki? Hindi nila alam na ang classic Filipino, yung Ginoo pwedeng gamitin sa babae. Yun. So hindi nila alam 'yun. Hindi naman nila masisisi kung ano, pero try natin mag-research ito sa... Yun din, Brajando, yun din ang pahayag ni Dulpi Jr. na nagiging born-again pastor na ngayon, si Dulpi Jr. No? Sabi niya, di alam umano kung si Santa Maria, kung si Maria ay lalaki ba o babae dahil sa panalangin, Aba Ginoong Maria. Bakit daw Ginoo daw? Hindi nila alam yung bakit Ginoo. Pero tingnan natin dito, no? Sa isang, tingnan natin dito sa liham nyo, si Rizal, sa mga kadalagahan sa Malolos, Bulacan. At ito, namin rin. Teka. Wait lang. No? Wait lang ha. Tingnan natin dito. Yan. Tapin natin dito. Nawala yung ano ko. Yan. Nawala. Talaga nawala. Dito sa... Ginoo. Meron siyang... Oh, yan o. Palatihin ko muna to para mas makita yung talagang word na Ginoo. Iba yung Ginoo. Ano yan? Yan. Oh. Sabi dito ni Jose Rizal, pagdating sa Espanya, ipinalimbag agad na siya raw ay nanuluyang minsan sa kapangkangan, kumait na tulog at ang maginoong babaeng nagpatuloy ay gumayon at gumayon sa kanya. Ito ang iginanti sa napakatamis na loob ng babae. Talagang ano, talagang binanggit talaga no na Ginoo. Yun. So, yun ang ating maano natin dito. Okay, thank you. So, tinangan natin ulit yung ano, yung comment section dito, no? Ang pagsasayaw ng mga pare para fundraising ay tulad lang yan ng mga paring nag-concert o kumakanta para sa fundraising. Ayan. Pare sa labas ng simbahan, huwag sa loob, sabi ni JB Divino. Sabi naman ni Marks, eto ang kaso ka bro, Ross Isoy, para matauhan ka sa PPP. Yung paso ka, sino yan? Si Ross Isoy. Oh, sige, paso ka Ross Isoy. Ginoo Lady. Oh, ayan, meron siya ginawa. Ginoo Lady, Kalawang Hari, 11-3. Okay na, so, attend na, katlo attend na. Nangita pa ko, brother, dyan do. Naubusan ng tanong si Ate Edna. Okay, ganun pa man is... Ay, alam ko na may tanong ko, brother Wendell. Okay, go ahead eh. Brother Wendell, pwede po bang magbigay ng mga examples ng curses? Kasi madalas sinasabi, binibigas doon kung ano yung hexes, curses, ganun. So... para po education po sa karamihan po. Baka
akala nila na simple lang yung mga pinagsasabi, pero curses na pala. Oh, yung magalit ang mga magulang sa kanilang anak, bubu ka. Yun, sumpa na yun. Kaya yung mga bata na sinabihang bubu, abay, magiging bubu talaga yan. Ayaw na yan mag-aral. Yung sinasabihan na matigas ang ulo mo, oh, yun, magiging pasawa yan. Oh? Dahil sumpa na yan, nakikinig ang kalaban, unang Korinto, unang Pedro 5:8. Yung, of course, yung mamatay ka sana, sumpa yan. At hindi lang yan, may case kami na pinaplasis na di sila maniwala sa tinatawag na sukob, yung ikinasal sa unang buwan ang kaniyang magulang, kaniyang ate, at susunod sila sa sunod na buwan. Sabi ng ate, huwag, dahil pag itutuloy ninyo yan, may mangyari sa inyo. Yun, kahit hindi sila naniwala, pero kung hindi sila protected sa tinatawag na sanctifying grace, yung pahayag ng ate, iepekto yan. Kaya, di man sila naniwala, pagkatapos ikinasal ang kaniyang ate, sumunod sila, matapos sila ikinasal, isang araw pagkatapos na ikinasal, pulis yung kaniyang asawa habang naka-duty na as sakay sa motor na disgrasya, patay. Kaya galit na galit siya sa kaniyang ate, no? Grabing galit niya. At ipinaplasis siya sa office. Yung dami pa, kaya mag-ingat. Merong sa ibang office na pinaplasis ang isang dalaga dahil kahit anong kanyang ginagawa sa trabaho, sa kanyang love life, talagang palpak. Dahil sabi pala sa kaniyang mama na kahit anong gawin mo, pag magalit ito, kahit anong gawin mo ay di ka talaga mag-asinso. So, yun. Delikado talaga. Kaya mag-ingat. So, tandaan natin na si Saint Augustine, napaka-grabe yan na lasinggero, mga kasalanan niya noon, pero pag siya'y lasing na umuwi at mag-wild man siya sa bahay dahil sa kanyang kalasingan, ang sabi ni Santa Eli, yung kanyang ina, ang sasabihin niya na Agustin, magiging santo ka sana. No, yun ang palaging sabihin ni Santa Monica. Kaya nga, ang result ay naging santo si San Agustin. So mag-ingat sa mga isasabi natin, lalo na pag magagalit, dahil grabe talaga ang epekto sa pahayag ng mga magulang sa kanilang anak. Kaya nga, naalala nyo ba yung prayer noong nakalipas na Misa de Gallo tungkol sa blessing ni Zacarias kay Juan, at ikaw anak ko, tatawagin kang propeta ng Diyos. Yun ay blessing. Dahil, kaya yun, mga ninong, mga nenang, mag-bless yung mga inaanak nila, yung mga anak naman, mag-bless sa kanyang mga magulang. Kailangan talagang i-declare natin sa ating mga anak, God bless you. At napaka-powerful yan. No? Kaya mag-ingat sa anumang sasabihin dahil ang ating kalaban ay nakikinig. Bakit si Santa Maria, si Saint Joseph ay terror of the demons? Dahil sa kanyang weapon of silence. Yun po. Salamat, Brother Wendell. May naalala lang tuloy ito. Wala lang. Baga pa ano lang. Bro Wendell, paano kung sasabihin na ang pugi mo talaga, okay lang yun, Bro Wendell? Oh, so kung sasabihin niya, ang pugi mo talaga, pero hindi ka pugi, aba, nagsinungaling yan, Bro Christian.
Kaya nga, ano nga yung ibig sabihin ng pogi natin, Bro Wendell? Ay, iba yung poging. Sabi mo, ang pogi, pure na unggoy galing India. Pero ako, galing ako Iceland, pasaparin. Oh, pure na unggoy galing Iceland. Yun, so... Okay, so wala na po naka-raise hand at 9:40 na po. Okay, so ibig sabihin, kailangan na natin na magtapos ng maaga. Ngayon, may pumasok, Archie. Baka si Anyedis to. Archie JJ? Joining. Si Archie. Archie Anyedis ba to? Hindi, si Archie Anyedis to eh. May ano-ano ako, ha? Si Galaxy Note 9, may nag-raise hand pa. Okay, may nag-raise hand bago. Okay, Galaxy Note 9. Good evening. Hello. Oh, kala ko sin niya. Okay, go. May katanungan ako na ano daw ba yung ano yun, yung major na pinaglagyan kay Hesus Kristo? Sabsaban? Oo. Kasi yung ano yun, yung major daw na sinabi ng masulput, yung pagka, yung kainan daw ng kabayo or pupa. Oh. Eh, maliit lang daw yun. Hindi yung mali daw yung nasa kwan, nasa picture na nasa lalagyan na nakalagay ang ating Panginoong Kristo. Tama yun, na nasa sabsaban talaga. Sabsaban, si Kristo ay nilagay. Walang hayop doon sa loob na sa labas. Tama yun. Ang ibig kong sabihin, yung ano ba yung major daw, yung parang yung parang yung kainan ng yung parang kainan ng baboy siguro. Mga ano yun nandun eh. Mga donkey yung kinakain nila, haystack. Hindi marumi yung haystack, ha? Ah, basta yung lalagyan ng pagkain ng mga tupa. Hindi marumi yung haystack. Oo, yun. Pero yung sinasabi nila, yung haystack pala yun. Yung naka-haystack pala ng pagkain ng mga tupa. Hindi marumi yung haystack. Ano yung nilalagay dun eh? Ito. Tingnan natin yung ano, ha, yung isang browser ko rito. Ayan. Haystack. Oh, ito. Palaki natin yung itsura. Mas malaki. Ayan yung haystack, oh. Ayan, oh. Ayan, tamsama, no? Copyin natin. Open image in your tab. Ayun. Okay. Oh, tapos, dyan nilagay ang ating Panginoong Jesucristo gaya ng ganito. Ano ba yun? Ayan, ganito. Mm-mm. Haystack. Yan, yung haystack. Paglalagyan ng pagkain ng hayop. Oh, andyan na si Brother Romel Tembre. Ah, yun pala yun. Yan, salamat. Yan lang. Okay, so dito naman kay Archie GJ. Archie GJ, good evening, Archie GJ. Good evening. Tatanong ko lang po, dalawa po yung tanong ko. Tanong ko lang po, bakit po, kasi po, para sa akin, hindi naman po importante kung anong date ipinanganak si Kristo, si Jesus Christ. Bakit po parang napaka big deal sa kanila, para sa aking Katoliko, kahit ilagay nila yan sa July, sa June, hindi naman po importante. Ang importante yung katotohanan na may ipinanganak si Jesus Christ. Bakit po ba parang napaka big deal? Kasi nanood ako ng mga channel, yung mga channel na may Soriano, kay mga, ang dami ng kung ano-anong mga pinapaliwanag tungkol dyan. Yung may mga Sol Invictus na kung ano-ano. Bakit po napaka-big deal niyan? Big deal sa kanila kasi siyempre, mangdedenggoy. Para iwan mo, baka ayaw mong iwan ng Katoliko dahil enjoy yung Pasko. Baka ayaw mong iwan. Kaya ginagawa na parang sinisiraan nila yung Pasko. Yung atin sineselebrate ang Panginoong Jesucristo, pero sila pa mas marunong pa sa atin. Sinasabi nila ni Sol Invictus, si Mitras, si kung ano-ano pinagbibintangan, di naman yun yung nasa ano natin eh. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mitra. Yung nakalagay doon, hindi naman. Kung ano na yun. Oh, kung ano na
ano nila para lang makapanira. Siyempre, desperado, pandagdag doon sa ano, doon sa dedenggo yan, pangdagdag sa kanilang tights. Brother Archie. Bakit po yung ano, bakit po yung mga ID kung hindi po sila kung ganoon, may bakit po may mga tumatanggap ng ano ng Christmas bonus na kung against naman para sila sa Christmas, pero pag may Christmas bonus, tumatanggap na sila ng Christmas bonus nila. Sabi naman nila is anong pakialam nyo eh ang boss ang niyan, bat nyo pakikialaman? Eh bigyan niya kami ng Christmas bonus, eh, ano sa inyo ngayon? Sabi ng isa ng ano ko. Eh, kala ko ba, mali sa inyo, pag ito matanggap. Yung Christmas, mali, pero yung bonus, tama, sabi niya. Yan, nung... yan lang. Yan lang. Ayan nga po pala. Okay, go ahead. Isa ko pa matanong. Kanina po kasi, hindi ko nabutan yung Orbi et Orbi ni Pope Francis. Okay na po bang panoorin yung replay para dun sa blessing? Wala po bang, ano, I mean, parehas lang din po ba yun ng, ano, ng live? Brother Wendell? Okay. Sandali. Okay. Pwede man panoorin yon. Pwede man panoorin ng replay. Pero tandaan natin, ang plenary indulgence sa blessing ay ino-offer yan sa live. No? Habang naka-live. At ang plenary indulgence sa blessing ng Papa under the usual conditions according sa Catechism of the Catholic Church. Yun po, kapatid. Thank you po. Thank you. Sige po. Sige po. Yun lang po ang tanong ko. Thank you. Okay, thank you, Brother Archie. At wala nang nag-raise hand. 9:48 na. So, panahon na siguro. Pakita mo muna si Bro ano si Bro Romil de Brevilla, may pinapakita siya sa ano ngayon. Sa video niya. Okay, si Romel. Ayun. So, dagdag ko muna si Brother Romel de Brevilla. Okay, go ahead Brother Romel de Brevilla. Ano 'yang pinapakita mo, Bro? Brother Romel? Brother Romel de Brevilla, please unmute. No, nakasakay tayo ng taxi. Bro, maingay pa. Maingay pa kayo kami rito, mga kapuntos. Ito part ng Jerusalem na po, ano. Back to you. Wala ang usno ko nakikita. Baka niligpit na yung isno. Brother Romel Tembrivilla, ayan o. Oh. Ayan, nakikita nyo yung highway. Walang isno. Makakakain dyan yung ano, talaga yung tupa. Dahil wala namang isno, December 25 ngayon. O mga dating daan. Sino yung mga lagi nasasabi na makapal ang isno sa December 25 sa Jerusalem, sa Bethlehem? Yan, nasa Jerusalem yan, si Bari Romel. Oh, mag-comment kayo, magpasok kayo sa Zoom, magipagsubukan kayo. Tingnan natin kung ano masasabi nyo rito. Ayan o, oh, walang isno, sabi ni Reggie Ignacio. Sabi naman ni Robert Villarin. Nalasco Ramos. Ayan, live yan. Huwag po bulag-bulagan. Oh, watch nyo yan. Nalasco Ramos, watch nyo yan. Ang katabi ko, now relative ko from Gaza. Sinungaling daw yung nagpapatotoo na walang isno doon. Ay, wala nga isno yan. Live video yan o. Oh. Live video yan. Ano ba naman to si Nolasco Ramos? Live video yan. Video call yan. Brother Romel Tembrivilla, ipakita mo nga yung ano, bro. Ipakita mo nga yung mukha mo, bro. Yan. So, dito kami sa bus ngayon. Pabalik sa ano, mga kapuntos. Sa Jerusalem, no? Nandudad sinya kayo, walang no, sa Bethlehem at Jerusalem. Ayan! Matuyo, Bro Jando. Oh, galing pa yan kanina sa ano. Oh, yan, no? Oh, so, sinungaling daw yung nasasabing walang isno doon. Ayan, walang isno nga, oh! Eh, sinulas ko Ramos at ayan yung bulag-bulagan. Sabi niya, di ako nabulag-bulagan. Eto, watch nyo. Ayan, oh, watch mo.
Last year, ginawa din namin to last year. Sa ano, sa ganun, sa programa rin, punto for punto, Barbara Catholic Bible Study, talaga pinapita namin video call. Yung pinapita kasi ni Soriano, picture. Eto, video call. Actual to, hindi ito video record. Hindi ito picture, hindi ito video record. Actual yan. Actual na sa Jerusalem yan. Galing siya kanina sa Bethlehem. 100 meters from the Church of Nativity. Oh, sabi ni Maki Forbes, kahit may snow, it doesn't matter dahil sanay sa snow ang mga tupa. Oh, pero based sa, bro, Romet and Bevilla, ilang taong ka na dyan sa Israel, bro? Sa Bethlehem, bro? Oh. Okay, ulit, bro, kung maingay kami rito. Oh, ilang taong, sa lumabas. Ilang taong ka na, bro? Anong tanong, bro? Anong tanong? Ilang taong ka na dyan sa Jerusalem? Asawa ng Diyos, salamat sa Diyos, mag 19 years sa April 2023. Sa loob ng almost 19 years, naranasan mo na ba na magkaroon ng snow dyan sa December 25? Hindi pa po, ulan lang. Ulan lang. Malamig. Yung sinasabi nila na makapal ang snow, kailan lumalabas yun sa Jerusalem? Mga second week, third week ng January hanggang last week ng February. Ayun, yun pala. Sabi ni Nolas Mura, winter in Jerusalem. Anong winter? Hina natin ang ano ang Jerusalem ngayon. Hina natin ang ano ha, ang weather ng Jerusalem ngayon dahil mas nagmamarunong itong ano. Kanina paglabas namin, Rojando, nasa 9 degrees. Jerusalem, sabi niya. Baruch haba. Rojando, pumasok din si Bro Juban para makaano din, makaalalay din kang Bro Romel Tembrevilla. Okay, dagdagan natin si Brother Juvan. Dahil muling bumalik si Brother Juvan. Okay, Brother Juvan, good afternoon. Ano dyan? Ito. Inanatin na. Ang Jerusalem temperature ngayon ay 12 degrees Celsius. 12 degrees Celsius. Ngayon, Nulasco Ramos, sa 12 degrees Celsius ba may makapal na snow? Hoy, Nulasco Ramos, sa temperature ba na 12 degrees Celsius, mag-i-snow? Ha? Sige nga, katabi ko, tita ko, taga-Gaza sila, and sa kanila, hail at walang nasa labas pag winter, lalo na pag gabi. Ayan na nga, oh! Hoy, Nolasco, huwag kang bulag-bulagan. Ang temperature ngayon ng Jerusalem is 12 degrees Celsius. Huwag kang bulag-bulagan. Brother Juvan? Yes, magandang gabi sa ating lahat, Bro Janto, at sa lahat ng mga nakikinig. Andito po ako sa train station. At sige, patuloy tayo habang may signal pa po ako. Magandang gabi at Merry Christmas. Nasa loob tayo ng train at makikita natin ang mga kapatid natin, mga Israeli. Bro, paano ba mapakita yung labas? Juvan, kung gaya ba kay Romel Tembrevilla na walang isno? Yes, bro. At mas mababa ang temperatura ni Bro Romel. Ano? Siguro itong temperatura ko naglalaro siguro ng 15 to 16 degrees. Hindi masyadong malamig dito sa area ko. So, napakalayong mag-isno. At ito, makikita natin sa labas. Makulimlim lang umuulan pero walang isno. Tubig. Ulan ang bumubuhos, hindi isno. Ayun! Dating daan, sinungaling kasi kayo eh. Oh, sabi naman dito ni Nolasco Ramos, let us say walang snow sa lamig na 6 degree. Karaniwan pag winter eh walang pastor sa labas ng open field. Totoo ba sinasabi niya, Brother Juvan, na 6 degree, wala nang pastor sa labas ng open field? Totoo ba to? Ay, meron bro dyan to. Kung nakalala natin, last year, umuulan na yun. Nasa labas ng mga tupa at nakausap din natin yung nagpapaston. Ayun! Makapal ang wool ng mga tupa. Hindi tumatagos sa kanilang balat. Ayun! Nolasco, ano ka ngayon?
last year, kung nakapanood lang si Nolasco, video call din yung with Brother Jovan Rufo, Soriano Rufo. Okay, okay, so last year ganun din, yung mismong pastol nasa labas, yung mismong tupa nasa labas, December 25 din yon. Huwag kang magsinungaling, Nolasco Ramos, kasi kayo, puro kayo picture, winter na experience ko sa Dubai. Ay, hindi naman Jerusalem yung Dubai. Ano ba naman yan? Oh, sa Dubai ba pinanganak ang Panginoong Hesukristo? Ay, naku, ano ba naman yan? Nolasco Ramos, napapaniwala ka talaga. Mahirap tindigan ang kasinungalingan, Nolasco. Mahirap tindigan ang kasinungalingan ni Eliseo Soriano. Ay, ano, actual, Bro Juban, nasaan ka ngayon? Actual na area mo ngayon? Nasaan yung actual location mo ngayon sa Jerusalem, bro? Ngayon sa oras na ito? So, papanig na ako, bro, dyan doon sa ano, mga 20 minutes away sa Jerusalem na ako. Papunta na ako sa area ng trabaho ko. Pababa ng pababa ang temperatura habang naririnis ko yung Jerusalem. Pababa ng temperatura. Siguro sa area ko, nasa 14 degrees, 15 degrees. Mas mababa kay bro Romente. Yun. Sino po, hindi pwedeng mag-snow kasi wala pa sa negative zero. Ulan ang pumapatak ngayon. Ulan do. Totoo lang. Happy New Year! Yan. Sinasabi ni bro Juban na ano. Totoo naman talaga na ano kasi okay. Di, ano sila. Teka, sino yun? Anyway, so yun nga na at this moment po, nag-snow ngayon dito sa Iceland is yung temperatura dito is nasa negative 5 pero feels like negative 13. So yan po talaga, malaking chance na magkaka-snow po talaga. Pero dun sa sinasabi nila bro Juban na nasa 13 yung temperatura, malabo pa yan bro kasi mainit pa yan eh. Sabi ni Barangay Tanod, may ebidensya na pero pinipilit pa niya, paniwala niya, kawawa ka bro Ramos. Oh, naghanap ng another leeway, snow, si Nolasco. Oh, sabi naman ni Lito, si Silio Nolasco, paingi, halo-halo, mula snow dyan sa inyo. O, atin natin, ano sabi ni Nolasco, sabi ni Nolasco. Hanapin nyo sa YouTube yung winter in Jerusalem. Yung winter nga in Jerusalem nga nasa January, February. Recorded ba yung pinagmamayabang mo, Nolasco? Recorded? Kung recorded yan, walang panama sa amin. Actual tong sa amin, no? Huwag mong igiit yung recorded mo. YouTube daw, YouTube. O recorded ba yan? Eto sa amin, actual to. Yan o, pinapakita ni Robert Mivilla ang actual na itsura ng Jerusalem ngayon. May nakikita ka bang isno? Ikaw talaga. May ebidensya na. Bulagan pa. Ay nako, Romel Tendri, Nolasco Ramos. Huwag kasi masyadong magpanatig kay Soriano. Check nyo yung winter in... sige, matigas ang ulo. Ipakita natin yung sinasabing winter in Jerusalem. Sana, live to ha, live. Huwag mo kung ano ng recorded ha. Sige, tingnan natin. Winter in Jerusalem. Tingnan natin. Winter in Jerusalem. Yan. Winter in Jerusalem. Oh. Yuhanatal. Snow. Brother Romel Tembrivilla. Brother Romel Tembrivilla at Brother Juban na nasa Israel ngayon. Kailan nagkaka-snow sa Jerusalem? Hindi ako maingay kami. Bro Jando, pero yun na, uling tempo po, second week ng January until last week ng February. Ayun, second week ng January until last week ng February. Yun pala ang winter in Jerusalem. Oh, tapos yung ating ngayon, Nolasco, actual video call tong ginagawa natin, may snow ba? Ang pinagmamayabang mo, recorded. Oh, Nolasco. Nasaan na yung yabong mo ngayon? Recorded yan. Oh, yan. Iglesia ni Soriano. Nagpapaniwala. Masyado. Ang base sa mga nandoon sa Jerusalem ngayon, ay pita natin yung, ano, yung area ni Romel Tembrivilla sa Jerusalem. Ayan o, may snow ba?
Ang pinapakita niya, i-search nyo sa YouTube, winter in Jerusalem. Eh, ang winter pala doon, mga second week, third week of January to the last week of February. Okay, dyan ba'y pinanganak ang Panginoong Isuki? So, yan ba ang December 25 sa'yo? Ay, ano, actual December 25? Okay, nakita nyo sa screen. Yan ang actual December 25. May snow ba? Last year, ginawa rin natin ito last year. Si Romel Trimbrevilla pa rin at saka si Brother Juban, meron pang itatlo. Si Ma'am Rona, nakalimutan ko pito ni Ma'am Rona. Ganon, walang snow. Ganon rin ngayon, walang snow. Tapos ang iginigiit ni Nolasco Ramos, recorded. Wala, wala ka bro, wala kang panama bro. Live yung sa amin, live video call to. Ha? Live video call to, sa'yo recorded. Mahina. Kumbaga, etchus-etchus lang. Iglesia ng matutina an po ito. Hindi YouTube. Ha ha ha. Yun. So, sabi ni ano, ni Roniel Bahe. O, yan. No. So, ang problema ngayon. Si Nolasco din. Pahiya si Nolasco Ramos. Binigiit kasi. Tapos, ang ipinagmamayabang pala, recorded. Tapos, ang record na pinagmamayabang niya 1 year ago. Ayan. 1 year ago ang pinagmamayabang. Tapos, sabi sa mga nandoon mismo sa Aqua sa Jerusalem, ang snow, ang winter, second week of January or third week of January to the last week of February, December 25. Almost 19 years na si Romel Trimbrevilla. Brother Juban, ilang taon ka na nga dyan sa Jerusalem, Brother Juban? 16 years, bro. 16 years. 16 years si Brother Juban, almost 19 years si Brother Romel Trimbrevilla, hindi pa nila kailanman naranasan na nagkaroon ng snow sa December 25. Tapos itong si Nolasco Ramos, iginigiit, ay naku, wala kang panama sa kanila. Kasi Brother Jando? Yes? So sa mag 19 years po ako rito, isang beses lang ako hindi nakapunta ng Bethlehem, wala talagang snow sa December 25. Ulan lang. Sabi ni Ira, February in-upload yung pinagmamalaki mong YouTube video. O, sabi ni Barangay Tanod, busted si Mr. Nolasco Ramos. Yun. February pala in-upload. Nolasco Ramos, sinners ni Ma'am Ira yung ano mo, yung pinagmamayaban mong winter in Jerusalem, in-upload pala yun February last year. Na sabi ni Lito si Dilio, Nolasco, huwag kang maniwala sa kanila. Dapat isama ka ng libre sa Jerusalem para maniwala ka. Bawasan ang isang upuan sa trip to Jerusalem. Laglag na si Nolasco. Yan, laglag na. Sabi ni Armando Maliksi, Ramos, tigas puso, tigas ulo, liwat ni Bes. Yan. Okay, thank you po sa inyong lahat, Brother Juban, Mel, Trimbrevilla ng Jerusalem, Israel. Thank you sa inyo. Welcome. Last year, andyan kayo. Pinakita nyo rin sa screen yung itsura ng Jerusalem. Walang snow. Ngayon, andyan pa rin kayo. Next year, December 2023. December 25, 2023. Sana nandyan pa rin kayo para mai-cover ulit. Baka bumalik si Nolasco Ramos. Kasabihin na naman niya na eh, yung tita niya Tagagal. So naman yung sama yun. Oh, ma-winter daw doon. Oh, yan. Oh, magpalibre lang yan para makalim. Sabi ni Ann Marjorie Lopez. Okay. Thank you sa Brother Romel at saka Brother Juban. Sinasabi si Bro. Yes, marami. Okay, thank you bro. Thank you bro. Napakalim. Bro, okay. Jando, maraming salamat din. At sa yung video lang na pinalabas ngayon sa panahon yun ng ating Ask Wednesday 2022. Yan, no. So, kita-kita tayo next year. Sabi ni Hula Hula, kita-kita tayo dito next year, Nolasco. At sana next year, mayroon ka pang ano na may papakita sa amin na yun talagang actual video call. Yun ang hamon ko dito sa dating daan eh. Maglabas tayo ng actual video call sa Bethlehem, sentro mismo ng Bethlehem. December 25, kung meron ba talagang makapal ang isno. Pero wala. Marjando, pahabol, isa.
Yes, go ahead ate, kayo magtapos na tayo. Tinatanong ni Brother Archie Jokson, ang ubi or orbi in Pope ani Pope Francis ay hindi ko na abutan ng live kapag replay, valid blessing pa yon. Brother Wendell? Wendell? Yun ang tinanong niya kanina sa live, Randyando. Sinagot natin yun. Natanong na yan, bro. Natanong na pala. Sorry. Nag-message kasi dito. Salamat. Please. Yan ha. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Akala ko nga wala manunood ngayon December 25 pero meron pa rin pala. At akala ko nga wala yung mga co-host na kasama ko. Andyan din pala. Okay. Bro. Sa inyong lahat na sumusuporta sa puntos. Bro Jando. Yes. Ayan, so, maliwanag dyan. Sana pakisabi mo rin sa mga tao, yung mga taga-MCGI, i-send nila yan, i-forward nila sa mga may kamag-anak na taga-MCGI po. Ano? Kasi mukhang mahihirapan na silang umalis. Mukhang marami na sila naibigay, bro. Marami na sila naibigay na abuloy. Parang napakahirap umalis sa MCGI. Malaki na puhunan nila, bro. At saka, mahirap pala pag ang nagtutulog-tulugan, mahirap gisingin, no? Marami na puhunan. Kasi alam yung sacrifice nila ngayon. Itong kakambal ng misis. Kakambal ni misis ngayon, ang ginagawa daw ng taga-dating daan ngayon, nagagawain sila ng tatlong araw, Saturday, Sunday, Monday, para yata wala mag-celebrate ng Christmas sa kanila. So may gawain silang ganung araw. Yung isang kapatid niyang dating daan niya, nag-greet sa amin, Merry Christmas. Taga-dating daan yun. Ha? So magulo, kaya gumising na po sa hanggat may pagkakataon. Diyos ko, walang Eucharist dyan, walang kumpisal dyan. Wala lahat at yan ha, sabi nga ni Eli Soriano, kayong po nagsabi, isa po nagsabi yan, ha, pag mga ngaral, nagkamali ng isang turo, layasan nyo. So, kahit marami kayong napuhunan dyan, kung kaluluwa naman nakasalalay, wala rin pong kwenta yun. No? So please, huwag kayong maginayang sa perang na ibigay nyo na kay Bro Daniel, Bro Eli, mag-isip-isip na po kayo hanggang may pagkakataon. Sige lang po, Merry Christmas sa inyo lahat. Okay, thank you sa inyong lahat at kailangan na po natin na magtapos ngayong gabi ating programa. Move na po tayo para sa ating closing prayer para ngayong gabi. Okay, maraming salamat po at kita-kits po tayo ulit no bukas ng gabi. Monday pala bukas ng gabi, so wala pala tayo. Relaxed pala tayo bukas ng gabi. And then Tuesday pala tayo babalik, no? Sa Tuesday, baka may pumasok na makipagtalakayan from Saksi ni Jehovah. Okay, yung si ano, makipagtalakayan siya. Okay, so move na po tayo para sa ating closing prayer ngayong gabi. Ang pinakamahalagang parte ng ating programa ay ang dasal. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.